Welcome back mga katigasin. Salamat at napadaan ka dito sa channel na may hatid na swerte. Lahat ng nanonood dito sa channel ko ay siniswerte. Dahil na-prove ko na yan guys. May tao nga nanonood dito at nagsabi sa akin na totoo nga swerte. Dahil ilang araw ang lumipas, nakatanggap sila ng pera galing sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Kaya guys, ngayon pala ang una na kita. Kung kayo ay employed sa araw ng iyong sweldo, sigurado ako magkakapera kayo. Okay guys, share ko lang itong ngipin na napulot ni Commander sa kakahuyan. Dilingusan ko na ito at yan na siya. Inisip ko kung paano ito napunta doon. At ang kanino kaya ito? At ang malaking katanungan, ginto kaya ito? Kung titignan, ginto siya pero wala kasi akong pang test dito para malaman kung ginto siya. So tingin nyo guys, comment kayo, baka isa sa inyo sa tingin lang makikilatis nyo na kung ginto itong postiso na ito. Mukhang first class ang ipin na yung porcelana ang ginamit, kaya mapapaisip ka baka ginto ang metal na ginamit dito. At sa likod napansin ko may nakasulat dyan. Ayan, at tingin lang, pumapalag-palag pa eh. Yan, may nakasulat dyan na Dodong Diamond. Maaari nga pinasadya yan at pinalagay ang pangalan na Dodong Diamond. Makintab siya. Kung ordinaryong metal ito, panigurado na bulok na ito dahil nabaw nito sa lupa, sa kakahuyan, sa bukid. Iniisip ko nga na gambitin na lang kaya ito. Pabunod ko yung mga tatlong ipin ko at isuot ito. Bahala na kung hindi kasukat. Malaga may ginto sa ipin. Ano sa tingin nyo guys? Comment nga kayo guys para malaman ko ang inyong opinion dito sa napulot na ito. Para mayroon naman tayong mapag-usapan. Ayan siya. Pag nagkataon guys na ginto ito, aba kahit pa paano, makakabili na siguro ito ng 10 kilo bigas. Mga dilata at asukal. Pwede na, di ba? So, ayan guys. Salamat ha. Nanood kayo dito ngayon sa channel ko. Sunod. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. See you next time guys. Until next time, I'm out.